Nang pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa sa isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw. Ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya, at mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Narating nila Jesus ang mga bayan ng Betfage at Betania, malapit sa may bundok ng mga olibo. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok na pagpasok, makikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan ninuman. Kalagan ninyo iyon at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan iyon, sabihin ninyong iyon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik din niya agad." Kaya't lumakad ang dalawang alagad at nakita nga nila ang batang asno sa tabi ng daan. Nakatali ito sa may pinto ng isang bahay. Na kinakalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagan yan?" Sumagot sila gaya ng bilin ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang batang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, sumakay dito si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Samantalang ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy, at yun ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw ng ganito, "Purihin ang Diyos! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Pagpalain nawa ang itatatag ng kaharian ng ating amang si David! Purihin ang Panginoon sa kataas-taasan!" Kung
Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos niyang makita ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania nakasama ang 12 sapagkat gumagabi na noon. Dalawang araw na lamang at pista na ng Paskwa at ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at maipapatay. Huwag sa kapistahan at baka manggulo ang mga tao, sabi nila. Si Judas Iscariote, nakabilang sa 12, ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy, humanap na si Judas ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihan, dumating si Jesus nakasama ang 12. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, isa sa inyo, nakasalo ko ngayon ay magtataksil sa akin." Nag-umpisang malungkot ng mga alagad. At ang bawat isa ay nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Isa sa inyo nakasalo ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit kahabagabag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon nang hindi na siya ipinanganak." Habang kumakain sila, si Jesus ay tumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, "Kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan." Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipa ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hinting-hindi na ako muling iinom pa ng alak mula sa katas ng ubas hanggang sa araw nang ako'y uminom ng bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga olibo.